Okay? So muli po, magandang umaga sa ating lahat. Ha? Ngayong araw naman pong ito, ang gusto ko pong i-share sa inyo ay kung paano gumawa ng Google Classroom header na gamit po ay GIF sa ating Canva. Okay? So take a look. So kung napapansin nyo po, ang ating pong Google Classroom ay meron tayong mga header. Ano po? So for example, yung po yung ating sa math grade 8 nyo man. So mapansin nyo, gumagalaw siya yung sa math department at saka yung math pogi, yung section ni na pogi. Okay? So let's take a look. So buksan po natin ang ating Canva. So yun po yung Canva. So, Canva po ay makikita sa ating canva.com. Okay. And then, mag-ano po kayo dyan. So, ito po yung ating interface sa ating Canva. So, sign up lang po gamit ang ating deped.gov.ph na email. So, ito po yung aking mga recent designs. Makikita po dyan. Education presentation, marami po kayo makikita dyan. And then, proceed po tayo dito sa Google Classroom Headers, Education Infographics, Lesson Plans, Class Schedules, Math Worksheets, School Posters, and many more. So, mili-mili na po kayo dyan. So, this time, proceed po tayo dito sa ating Google Classroom Headers. Okay? So, kinilig po natin yung what we call this, yung ating select all. Okay, so pili po tayo kung ano yung sa tingin nyo ang para sa inyo ay kangay maganda. Ano po? So, yan. Okay. So, marami po kayong pagpipilian dyan. Okay. So, yan. Okay. So, sa tingin ko, ito yung nagustuhan ko. Okay. Gawin po natin siyang header ng ating call this the Google Classroom. Okay. Tapos lagay natin Math Pogi. Yan. Math Pogi. Okay, so edit lang po natin. So, lagay po natin Math Pogi. Okay. School year. Control A. School year 2020 to 2021. Okay. And then, kung gusto nyo po, lagyan natin ang picture natin. Okay. Yung ating mga picture. Pwede po kayong pumili dyan. Okay. So, example ito. Pili natin. And then, ating siyang send to back. Yun. Send to back lang po. Ano? So, yan. And then, may gusto pa ba kayong ilagay? So, pili lang po. Pwede ito. Yan. Then, send to back din. Ayan. Okay. So, yan po yung ating mga picture. And then, lagyan ating pong siyang i-anime. For example, neon. So, ganyan po mangyayari dyan. Ano? And then, lagyan po natin ng elements. Yung mga gumagalaw. Elements. Pwedeng ito. Yun. Diba? Kaya nga ay mas mga makakainggan nyo para sa ating mga learners. Okay.
functional apron. Into front. Into front. Yun. Ito naman po. Into front. Center back. Center back. Okay. Center forward. Yan. So, yan ha. So, center back na rin natin. Okay. Then, move natin ang konti. Okay. And then, lagyan pa po natin pa ng iba pang stickers. Okay. So, pwedeng OPA. Natin ang OPA. Okay. Yes. Nung tipong mga gumagalaw. So, yan. Hanggang din natin ito. Yun. Kung siya may pumapatak, meron pang na talasik doon. Okay. Then, pili pa tayo. Sa tingin nyo ay ika nga ay may i-engage natin ang learnings ng ating mga bata. Okay, so since mathematics naman to, lagyan din natin ng percentage. Yan. Lagyan natin ng percentage. Okay. So, ano pa ang pwede natin ilagay? So, mamimili-mili kayo dyan, ano? Marami yan, mga stickers. Pwede nyong pagpilian. Okay? So, wala na. Minsan pa. Ayan. Okay. Oh, mga pampasko na, kalibasa, malapit na ang Pasko. World 12. Ayan natin ang wow. Isa pa. Isa pa. Mayroong kinalaman sa mat. Siyempre, love, talagang kahit pandemic, parang pa rin ang love. Okay, natin lagay yun. Okay, so siguro pwede na to, no? Maganda na itong tingnan para sa ating Google Classroom. Then, i-download po natin. And then, ang pag-download po natin, ang gamitin po natin ay GIF. No sound. Kasi po, yung ating Google Classroom, hindi naman po siya nagagamit ang MP4 as header. Pwede lang pong magamit natin sa ating Google Classroom
ay JPEG, PNG, or what you call it as so yung pong video ay hindi po, po pwede, okay? So medyo may katagalan lang po yung ating pagda-download. So patience is virtue, ika nga. And great design is eliminating all unnecessary details by Min D. Tran. Okay, so habang tayo nagda-download, i-open na po natin ang ating Google Classroom. Okay, so okay, so buksan po natin yung Math Pogi. Okay, so yan na po yung ating Math Pogi. So mag-a-upload po tayo ng picture. Okay, so upload photo. So mapansin nyo na dun po sa baba, upload photo. Okay, so mapapansin nyo po, so ang ginamit na po natin dyan ay GIF. Kaya po gumagalaw yung ating team. Okay, so upload photo. And then drag a photo here. So buksan lang po natin ang ating pong downloads. Okay, drag and drop. Okay, so yan na po yung ating ano, diba, eksaktong-eksakto po siya, eksaktong-eksakto po. So select ka team, then mag-changing na po siya, changing. Ngayon lang po natin siya mag-upload. Okay, so class team updated. So take a look. Ayan na po yung ating bagong Google Classroom header ng Math Pogi. Diba? Ang ganda pong tingnan. At sa wari ko po ay mas may engage natin ang learning motivation ng ating mga bata. Ano po, pagpasok nila dito, oh, so mas nakakainggan yung mag-aral. Okay, so hanggang sa muli, so sana po nakatulong itong aking simpleng video kung paano po magpalit ng Google Classroom header sa ating Google Classroom. Okay.